Hi, good afternoon. So, it's Sunday here ngayon dito sa Canada. And yun nga, today, officially, nag-adjust na naman yung time namin. And for the past 3 months kasi, meron kaming daylight savings time. And just last night, officially, nag-adjust na nga. So, more or less, medyo align na yung oras dito, tsaka sa Pilipinas. So, kung let's say 12 p.m. ngayon dito, 12 a.m. sa Pilipinas, so medyo hindi na ganoon kahirap para ma-check kung anong oras na ba dyan sa Pilipinas. And kanina nga, no, pinag-iisipan ko kung gagawa ba ako ng video about this, kasi yesterday nga medyo na-down ako kasi siguro halo na rin ng pagod. And at the same time, meron nga nangyari sa school, kumbaga meron akong may email na yung professor namin in one of the subjects. This morning naman, nakakuha naman tayo ng magandang balita, but of course, syempre, siguro i-share ko sa inyo in due time. But for now, yun yan, siguro gusto ko lang ikwento sa inyo kung ano ba yung nangyari dun sa school. Unfortunately, nakakuha tayo ng babang grade dun sa one of the subjects, kasi compared dun sa last term, mostly may mga computation, like yung mga may mga subjects kami like accounting, economics, so very objective yung pagbigay ng grade. And right now naman, ang dami naman namin subject. Well, right now, actually, wala nga kaming math subjects. Right now naman, puro subjective kasi yung mga gradings. Most ng mga task namin, puro essay. So again, like yung, I think, previous videos ko, mention ko na nga na maraming ang essay assignments dito. And, yun nga, may mga kakilala kasi ako, and yung mga ibang lahi, very advanced na pala ngayon, no? Kasi actually kanina tinawagan ko nga yung anak ko kung alam ba niya yung mga softwares like ChatGPT or yung mga Killbot. So ako personally hindi ko kasi alam yung mga software na yun. Siguro kasi it's been how many years na rin na last time tayo na nag-aral. So ngayon medyo advanced na pala. And well, kayo na lang mag-research kung ano yung sinasabi ko nga ng mga software, no? And yun nga, mababa yung nakuha natin na grade. And yesterday nga, kasi early morning, meron akong work. So doon ko lang na-receive yung email niya. So nag-reply ako kaagad sa kanya and kinwestiyon ko yung grade ko. So yesterday, nung pumasok ako sa school, ikita nga kami, in-explain niya sa akin kasi kung paano niya na-derive yung grade ko. Parang pinakita niya yung output ng isang student niya na binigyan niya ng mataas na grade, and comparing nga daw yung output ko versus dun sa output na pinakita niya sa akin. So talaga mababa raw talaga yung makukuha ko. But ako personally, no, I don't mind kung yung iba gumagamit ng software na yon, kasi ako personally wala lang akong level of comfort na gamitin yon, kasi yun nga, pumunta tayo dito sa Canada, meron tayong pangarap para sa pamilya natin. Parang ayoko lang i-take yung risk na gumamit noon, and hindi natin alam kung mahuhuli ba in the future. So ayoko lang yung ganung klaseng problema. So kung makakuha tayo ng medyo mababa na grade by not using yung mga ganung software, okay lang naman sa akin. Kasi unlike last term, yun nga, medyo grade conscious tayo kasi parang gusto natin mamuhunan ng grade. But right now kasi, yun, since meron nga tayong puhunan, parang we just want to maintain lang yung grade na yun to make sure na abot tayo dun sa cut-off na para maging eligible ka sa co-op na 2.8 na GPA. So right now, wala man tayong problema dun. Pero yun nga, yung concern ko lang about it, yun nga, parang I don't think na it's fair na i-compare yung work mo na ikaw mismo yung gumawa from scratch versus dun sa mga output nga na kumbaga meron yung assistance ng software. So ayun, so hindi ko alam kung paano ko siya i-take, although yesterday na-adjust naman niya yung grade ko, but not to the point na masasatisfy ka. Sabi ko nga sa kanya, I'm not aiming naman for a high score, pero I don't think mag-acceptable yung binigay niyang grade kasi medyo mababa talaga. And one time nga, no, dun sa group chat namin, nabanggit ko lang nga dun na, oh, masaya na ako, at least for this term, masaya na ako sa B minus or B. And after a few minutes, nag-message nga sa akin si Alice, no, alam ko naman na in-encourage niya lang ako na, oh, kilala kita, Michael, na gagawin mo pa rin yung best mo. Pero ang nasabi ko na lang sa kanya, at this point, Alice, sabi ko, I'm choosing my battle kasi, yun nga, sa sobrang daming ginagawa, kasi meron kami mga assignments na essay, parang
Well, hindi naman niya sinabi kung ilan ang minimum or maximum pages, pero yun nga, pag nagbigay ka ng one page, ang baba ng grade mo, and yun nga, hindi naman natin alam kung ano talaga yung hinahanap niyo dun sa assignment na yon. And since 1% lang naman siya, hindi ko na siya masyado pinag-aaksayahan ng panahon. So whatever it is na pumasok sa utak ko, or whatever it is na research ko, yun na lang yung sinusulat ko. Hindi ko na siya binibigyan ng effort na paabuti ng 3 pages, 4 pages. So medyo mababa ngayon ang kuha nating grades. Pero yun nga, kung 1% lang naman, mathematically speaking, yes, of course, syempre, meron siyang effect, pero hindi mo masyado mararamdaman. So kailangan mo pa rin mag-focus talaga sa mga exams. And yun lang, kasi I'm not sure, no? Kasi for some professor na na-encounter ko dito sa school, very understanding sila, na alam naman nila kung ano yung situation, kung bakit pumupunta yung mga Pilipino and yung mga ibang lahi sa Canada, and naiintindihan naman nila kung ano yung mga ginagawa namin. So aside from pag-aaral, syempre nagtatrabaho rin kami. And right now nga, Sunday, and gusto ko nga sana lumabas, pero eto, ayan, magluluto tayo ng adobo. Ayan, sorry, medyo naputol kasi dumaan si Angel, and usap lang kami sandali. Yun, so apparently kahit Sunday, trabaho siya, kakalis lang niya. And going back nga, no, so minsan, like yung last term experience ko, very basic lang kasi yung mga subjects namin last term, and parang may isang subject kami, yung HR. Yun nga, nagkaroon ako ng concern about it din kasi ang dami niyang pa-assignment ng mga essays, tapos nung after nga ng term, dun na lang niya chinekan lahat, and siguro na-overwhelm siya. Imagine, more or less, around 40 kami sa class, tapos assignment niya parang 10 na essays, tapos yung exam niya essays din, and hindi ko alam kung anong ginawa niya. So nung natapos na yung term namin, parang siguro dun lang niya chinekan lahat, parang nagbigay na lang siya ng flat na score, and apparently yung score na binigay niya napakababa. And yun, so hindi ko siya tinigilan until the point na nag-send na ako ng request na ng meeting sa college together with him, and siguro ayaw na niyang mag-go through ng ganung hassle, so nag-give in na rin siya dun sa concern ko. And right now I intend to do the same thing na yun nga, for now syempre ayaw natin mapag-initan. And yun, siguro one of, hindi ko alam kung masasabi bang advantage or disadvantage, no, para sa ating mga Pinoy, kasi yun nga, yung physical attributes nga natin, relatively, mas mukha tayong bata kumpara dun sa ibang lahi. So minsan siguro ina-assume ng mga ibang professors, no, na bata tayo, kasi yung mga ibang lahi talaga, after nila gumraduate ng college or even high school sa bansa nila, dumediretso na sila dito. So siguro yung mga ibang professors may assumption na ganun din tayo mga Pilipino. Pero kasi kung mapapansin nyo rito, relatively, yung mga pumupunta rito ng mga Pilipino, mas may edad na kumpara dun sa mga ibang lahi. Kasi siguro iba yung iba nga yung dynamics tayo mga Pilipino. Nagkatrabaho muna, nagpupunta ng ibang bansa, kasi majority nga ng mga classmates ko, it's either galing Middle East, sa Dubai, sa Qatar. And yun nga, siguro may misconstrued nga na bata tayo, so yung treatment ng mga professor sa atin, parang bata rin. Then, pag nalaman nila na 40 years old ka na, like ako, in my case, yeah, 40 years old na po ako. Nung nalaman nila na 40 ako, and meron na akong more than 15 years na experience sa corporate world, so doon medyo nagkakaroon ng ibang treatment ba. So parang tinitreat ka na nila as an adult kumpara nung umpisa na parang siguro bata ka na, parang wala ka pang alam. So yun nga, going back dun sa kwento ko kanina about dun sa HR professor namin, nung nalaman nga niya na ganun, so siguro parang hindi na rin niya hindi na niya pinahaba yung discussion namin. And yun nga, so yesterday medyo nada-down lang tayo kasi yeah, siguro napagod lang. Siguro just to give you an overview lang kung anong ginagawa ko. Ang pinakamabigat ko kasi ng araw talaga rito is yung Saturday. Pag Saturday kasi, well, yung trabaho ko kasi from Tuesday to Saturday. So medyo mabigat yung Saturday kasi kailangan ko gumising ng around 5:30 a.m. kasi 6 a.m. yung start ng work ko. Although work from home siya, so 6 to 2 ako sa work ko kapag Saturday. And minsan doon ko na rin sinisingit yung kain, yung
yung pagre-ready ko pupunta ng school kasi may klase ako ng 3. So on the dot 2 PM kailangan ko na umalis dito sa bahay para mahabol ko yung bus kasi yung bus naman na nakaschedule 2:10. So meron lang akong 10 minutes from dito sa bahay papunta, although dito lang naman sa tapat ng bahay namin yung bus stop, dyan lang. Pero yun nga, meron lang akong 10 minutes para umabot doon sa bus stop. Otherwise, kung na-miss ko yun, siguro mga after 20 or 30 minutes na uli, eh yung class ko will start ng 3 PM. So talaga hindi ko siya pwedeng ma-miss yung bus na yun. So imagine from 2, kakatapos ko lamang ng work, then kailangan ko umabot ng school ng 3 PM kasi yun yung class namin hanggang 9 PM. Then, so, yun nga, parang pag-computein mo, mga around 15 hours tayo na, well, hindi naman nag-work, so combination na siya ng work tsaka ng studies. And, yun, so, ganun yung araw ko rito. And, tapos, biglang makakuha ka pa ng ganung email, na makakuha ka ng ganung score, na napakababa talaga. Sabi nga ng prof ko, well, it's not so bad daw yung grade. So, hindi ko lang ma-reconcile kasi, yung standard niya pagbigay dun sa grade namin is napakataas, pero yung binigay niyang grade sasabihin niya it's not so bad. So yun lang yung concern ko about dun sa professor na yun. So we'll see until the end of the term. And yesterday nga, yun nga, iniisip ko na lang na 5 weeks na lang kami sa school eh. Then after that meron kami vacation na 4 months. Then we'll see kung ano yung magiging final grade natin dun sa subject na yun. Kasi sabi naman niya sa akin yesterday, parang he'll try to adjust nga daw yung grade ko. Kasi yung mga Pilipino naman, in general, nagpapapasok naman ng class. Unlike dun sa mga ibang lahi. I'm not sure kung paano nila ginagawa. Hindi na, like yesterday, parang I think, aside dun sa mga Pinoy, 4 or 5 lang ata yung pumasok dun sa ibang lahi. And iniisip ko na lang kung sila nga pumapasa, bakit ako hindi papasa kung pumapasok naman ako sa class. And yun nga, we'll see kung ano yung magiging grade natin sa final grade natin sa subject and yung mga ibang subjects din natin for this term. And yun nga, kasi medyo subjective nga yung mga grading system at least for this term. So siguro share ko na lang sa inyo kapag nakuha natin yung grade, and sana hindi naman nakakahiya. And yun, Sunday ngayon, again, magluluto muna tayo ng adobo. Kaya bawang, bumili rin ako ng atay. Tapos ito pinapalambot ko muna yung, kasi baboy naman yung ginawa kasi last week. Few weeks ago, nag-adobo rin ako, chicken naman. Pero right now, ito ngayon, gusto ko naman sana pork. And hindi ko alam saan ako pwede pumunta mamaya kasi again, etong Sunday lang talaga yung free time ko. Kasi pag Monday, the whole day class, Tuesday work, Wednesday work, then class. Basta, the whole week, super busy. Sunday lang talaga yung free time natin. But, yun nga, kailangan natin isingit yung pagluluto. Kailangan din natin isingit yung maglaba. And yun, medyo pagod, but of course syempre hindi tayo susuko sa pangarap natin dito sa Canada. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye.